Japan Surplus. Ayan, isa sa mga sikat na store sa Pilipinas na dinadayo ng mga Pilipino nga. Pinupuntahan nila tong store na to kasi marami kang mabibiling items na second hand na galing sa Japan. So, ayan, dahil nga maraming Pilipino ang gustong bumibili ng mga items sa Japan Surplus, ngayong araw na to, igagala ko kayo sa isa sa pinakasikat at isa sa pinakamalaking store dito sa lugar namin. Ayan, ang building na yan. Yung buong building na yan ay naglalaman lahat ng second hand items dito sa Japan. So, samahan niyo ako, silipin natin yung loob. Tara. Ayan, sa store na to, madalas kong puntahan. Kasi kapag kailangan ko ng mga gamit na hindi ko na kailangan bumili ng bago or okay na sa akin yung second hand, dito ko pumupunta. Kasi marami silang items na pagpipilian, tapos napakamura pa. So, pakita natin sa inyo kung ano yung mga pwede nyo mabili rito at kung ano yung mga presyo nila rito sa Japan. Ayan, sa labas nito merong, ano to? Parang shawarma. Ayan, shawarma. And, ito yung pinaka-entrance niya. Shoes. Katulad ng mga Nike. Ayan, Nike. Air Force 107. Level 8. Ayan. Ichimangoseng pa siya. Medyo mahal. Ito. 10,000 yen. Nasa 4,500 pesos. Meron din iba-ibang klase ng shoes. So, lilibot na lang dito para makita niyo yung mga shoes. Meron ding mga bags. Ayan, katulad nito, hindi lang nila nilalagay dyan kasi medyo mahal. 50,000 yen. Ang mga wallet, ayan, 23,000 yen. May 35,000 yen. Tapos may 30,000 yen, Louis Vuitton. Meron din silang mga G-Shock na relo. Ayan. Ito actually type yung ganitong relo eh, kaya lang hindi pa ako makabili at pinag-iipunan pa. ito pala siya, 9,000 yen, second hand na lang. Maganda pa to. May napagod na unggoy. Ayan, kapag mahilig ka sa Louis Vuitton, marami pala silang klase ng Louis Vuitton na mabibili rito. Ayan. Wala lang, nasa picture pa lang siya. Ewan ko, siguro pwede nilang ilabas to kapag ni-request mo na gustong makita bago mo siya bilhin. So pwede ka naman siguro mag-request. Si Aya kasi hindi siya mahilig talaga sa mga branded na bags. Pero kapag binigyan mo siya ng branded, okay sa kanya. Kumbaga parang siguro nanghihinayang na bumili ng sobrang mahal. Kaya usually mga normal bag lang ang meron siya. Kaya nung last time binilan ko siya ng MK. Ayan, dito naman puro pang army. Ayan. Ayan, madalas sa second hand lang din kami, sa surplus lang din kami bumibili ng mga gamit. And lalong-lalo na kung hindi mo naman kailangan talaga bumili ng bago. Katulad na lang nung sopa namin, second hand lang 'yun.
Tapos yung TV namin, bago kami bigyan ni Ate Shari, yung dating TV namin, second hand lang din yun. Tapos yung, ano pa ba? Yung cabinet namin, yung lalagyan namin ng mga pinggan, second hand lang din yun. Tapos, the rest, second hand lang din talaga. So, hindi kami mahilig talagang bumili ng bago. Kasi maraming second hand na magaganda pa rin eh. Na parang kala mo bago pa rin, tapos napakamura lang. So, kapag lumuma naman, ganun din, magiging second hand din. So, doon ka na lang sa second hand. Pero kung merong bago naman na mura, okay din naman yung bago, di ba? Tapos yung rep namin, second hand lang din yung rep namin na yun. Medyo pricey lang siya, pero ang maganda doon is medyo bago pa siya, bagong labas pa siya. 2018, 2019. Grabe naman to second hand. Halatang-halatang second hand naman siya. Mura na lang siya, 8,000 yen, pero mahal pa rin. Pero ang hirap naman umupo na ganito na yung itsura niya, 'di ba? Parang lalo na kung meron kang bata. Parang hindi advisable na bilhin to. Tapos meron naman dito, siguro konting linis lang. Maganda na to, medyo marumi lang, maalikabok. Pag ang ganda ng mga table, oh. Ito maganda siya, oh. Magkano to? Oh, 24,800 yen. Nasa 10,000 pesos. Wala pa siyang upuan. Ayan, mga computer chair. Ito naman, para naman itong pang parlor. Pang mga salon. Ayan, pero mura na siya, 1,980. Nasa 900 pesos. Meron dito Globe. Ayan, Japan, Philippines. Nakakamiss nang pumunta ng Pilipinas, no? Ayan, hawak-hawak muna tayo sa mapa Pilipinas. Makaka-uwi rin tayo. Kailan ba yung last na uwi ko? 2017. Sinundo ko si EG sa Pilipinas. Kasi nga doon lumaki si EG sa Pilipinas. And sinundo ko siya doon para dito na siya tumira kasama namin. Sa awa ng Diyos, na-okayan na yung visa niya and dito na siya for good kasama namin. Nung simula nung dumating si Kuya EG, mas lalong naging masaya yung pamilya namin dahil buo na kami and dito na kami titira for good. So kapag medyo may edad na sila, Yuna, saka si Kuya EG, saka na lang kami magde-decide ni Aya kung kailan kami uuwi ng Pilipinas or kung gusto namin dun tumanda o dito na lang, saka na namin iisipin yun. Ang mahalaga, magkakasama na kami apat dito sa Japan. Ayan, meron ding mga stop toys dito. Ayan. Sino ba to? Si Stitch, Mickey Mouse. Tapos, ayan, puro Pikachu na. Ayan, meron ding washing machine dito. Ito yung dating washing machine, di ba? Magkaiwalay yung pang wash saka yung pang dryer. Nasa 4,480 yen. Nasa 2,000 pesos na lang. Ayan, mura na siya, no? Pero hindi na uso kasi yung ganyan eh. Ganto na eh. Pero ito naman, lumang style na. Meron ding mga rep, 29,800. Nasa 14,000 pesos. Ayan, kung mahilig ka naman sa pink, meron ding pink. Ano to lang, yung bahay namin ngayon, medyo masikip na rin talaga para sa aming apat. So, nag-iisip kami na lumipat ng bahay. Pero, pinag-iisipan namin maigi kasi ang daming gastos na mangyayari. Eh, lalo pa ngayon, nawalan pa kami ng trabaho. Kaya siguro cancel muna yung paglilipat ng bahay. Ayan, meron ding mga second hand na books. Yung mga mahihilig magbasa. Mga magazines. Ayan, meron mabibili rin dito ng mga second hand.
Suot ko ngayon yung old logo natin na J Pinoy Vlogs t-shirt. And i-announce ko lang sa inyo kasi merong nagpaplanong magbigay sa atin ng bagong logo. And bibigyan din niya tayo ng 10 J Pinoy Vlogs t-shirts. Itong 10 J Pinoy Vlog t-shirt ay ipamimigay natin dito sa ating channel sa mga subscribers, sa mga viewers, sa mga commentor na walang sawang nanonood dito sa ating channel. I-announce natin yan kapag pinadala na sa atin yung t-shirts na galing dito sa isang sponsor natin. And ayan, antay-antay lang and babalitaan ko kayo ulit. Dito ko ngayon sa isang tindahan. Old store na siya and ito kasi ay bilihan ng mga damit ng mga lolo at lola, and meron ding mabibili rito ng mga gamit para sa school ng mga bata. So may bibilin lang ako na kailangan ni Kuya EG sa school nila. Sale daw. これ運動帽子でいいかな。あ、そうです。白いのです。これでね。はい。あと、こっちの名前、書くの。印刷？それとも自分で書きます？そうです。自分で。自分で書く。じゃあ生地があればいいわけ。はい。じゃあアイロンで作るのがいいかな。何ですか？アイロンで縫うんじゃなくてアイロンでつけるやつがあるんですよ。はい。それでいいかな。それでね。 これは1枚でいいですか？1枚だけです。はい。じゃあアイロンのね。手で縫う方よりは楽ですよ。簡単。そうですね。あとアイロンは家はないから。うん、アイロンの方が楽は楽。どっちでもありますけどね。でもそれの方がいいかな。手で縫う方がいい？手の方がいいかな。はい。アイロンがないです。 あ、はい。じゃあ、手で縫う方がいいのね。はい、じゃあ300ですね、お返しやね。はい、ありがとうございました。そう、なかびりなこ。え、たらがん isa to sa pinakanahihirapan talaga ako dito sa Japan. Yung makikipag-usap ka sa mga Hapon. Tapos hindi talaga kasi ako marunong mag-Hapon, mag-Japanese. So, di bale, pagbubutihan ko na lang din sa sunod. And at least naintindihan naman yung sinabi ko kahit na medyo walubaloktot yung Japanese ko. And siguro kailangan lang pagbutihan ko pa sa susunod. Nandito na yung mga nag-order, nandito na yung order nyo, yung sa mga nag-order ng manok sa atin, yung parang lasang Jollibee na sinasabi ko. So, 11 pieces to, and lahat to i-deliver, ipapa-deliver natin dito sa Yamato. Ayun na, ipa-deliver na natin yung mga in-order ng mga kababayan natin dito sa Japan, yung mga manok na order nila. And ayan, shout out lang natin sila, si Ma'am Julie, si Ma'am Fatima, si Ma'am Cindy, saka si Ma'am
Jeanette. Ayan, maraming maraming salamat po sa mga umorder ng manok. At kung gusto nyo rin pong umorder ng manok na katulad nung in-order nila, ay mag-message lang po kayo sa JP Noy Vlogs Facebook page natin. And maraming maraming salamat po sa lahat ng umorder. はい。 お決まりになりましたら伺いいたします。トゥイスター。はい。トゥイスター。トゥイスターは単品でしょうか？セットです。セット。はい。味決まってますか？トゥイスターは、テリヤキ。テリヤキ。はい。テリヤキのセット1つ。ポテトと、あと、ドリンクは、メロンソーダ。 Umorder muna ako ng KFC kasi hindi pa tayo nananghalian at hindi pa rin ako nag-aalmusal. So, sa drinks ko, melon soda. Tapos, maliit lang na potato. Tapos, saka twister. Ang flavor niya, teriyaki. Kasi sila, meron silang 3 flavors. Pero ito yung lagi kong in-order. Teriyaki. And sarap siya kasi teriyaki. Lasang teriyaki. So. Hai. So. Ayan, nandito kami ngayon sa labas ni Kuya AG kasi every time na matatapos yung kanyang school, minsan nagkakayayaan sila ng mga classmate niya, no? Opa. Na Japanese. Lamig. Lamig, no? So ngayon, punta kami ng court, magbabasketball daw sila ron. So samahan nyo kami, ipapakita namin sa inyo yung lugar kung saan nagbabasketball sila Kuya AJ. No? Murasaki-bata. Murasaki-bata-chan? Tingin desu ka? Murasaki-bata-chan. Arigato gozaimasu. Hai, sayonara. Hai, kyousuke-desu. Ubay po yun. Ayun daw si ano, Murasaki-bata-chan, no? Kasi favorite daw niya yung violet. Lagi siyang naka-violet, di ba? Opo. Tapos lagi siyang tumutulong dyan para i-guide yung mga batang tumatawid from school, no? Opo. Mabait yun si Ubachang. Minsan? Kung minsan, hindi tama, bigla kang tatawid tapos pipindutin mo yung butang, Magagalit siya kasi bawal yun. Oo, kasi delikado yun. Kaya nga siya nandyan para maging safe kayo. Kaya huwag kayong pasaway kay... Huwag kayong pasaway kay Murasaki Ubachang. Diba? Opo. Nalito na tayo, hindi natin alam kung tayo pupunta. Bye bye! Kioskete ne! Bait niya Bachang, no? Opo. Ano yan? Tapat na basketball. Ah, itong building na to, opo. Sa tapat niyan yung basketballan. Opo. Yan, dyan daw laging nagbabasketball si Kuya AG. Kasama yung mga kaibigan niya. No.
po. Ay, ang ganda ng bahay, oh. Wow. So, ito yung playground na pinaglalaroan ni Kuya EG. Tapos, merong maliit na half court dun. Ba, okay dito, ah. No. Pampalakas. Tayo ng ginisang sayote ngayon para sa dinner. Tapos sasawugan na lang natin siya ng giniling. And ito, masarap tong isda na to, salmon. Yan yung ipiprito natin mamaya para may partner tayo sa gulay. Alright. Thank you. Kain marami. Okay.